guys, for today's video ay may panibago na namang i-share ang Mommy Angel ninyo na bagong putahe. Ayan, napakasarap nito guys. Ito yung tinapa na nilagyan natin ng twist na mas masarap ito pagka meron siyang sipa. May hagod sa lalamunan, lalagyan natin siya ng sili. So, madali lang siyang lutuin guys at napakadali lang din hanapin ng mga ingredients nito. So, mag-start na tayo. Maghiwa lang tayo ng bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. And then, hiwain ninyo ng maliliit. Yan, depende sa inyo guys. Gusto ninyo malaki, pero sa akin maliliit ang hiwa ko. And then, next naman ay sibuyas. Napakadali lang talaga hanapin ng mga ingredients natin. Tsaka, konting ingredients lang to. Ang pinaka the best lang talaga nito, dapat maraming kamatis. Ayan, yun yung pinaka the best na kailangan talaga maraming kamatis at saka lata yung kamatis. Hindi hilaw, hindi yung green. Yung hinog na hinog talaga. So, ayan na nga siya guys. So, ganyan kadami. Depende sa inyo kung gusto nyong mas madami, mas masarap. Ayan, sinasabi ko sa inyo guys, mas masarap pag madaming kamatis. Yung paghiwa nga pala ng kamatis guys, ay kahit anong shape naman kung gusto ninyo kasi ang ano natin dyan pagka niluto yan ipipiratin din natin yan. Ayan, iano din natin yan, dudurugin din natin yan kasi mas masarap siya pagka talagang nadurug siya, yung lalabas talaga yung katas niya, kaya nakadepende sa inyo kung anong gano'ng kalaki yung hiwa ninyo sa kamatis. So yun na nga, dahil tapos na tayo, yun lang yung pinaka ingredients natin guys, napakadali lang talaga. And then iprito na natin yung ating tinapa. O, diba? Ang dami kong tinapa. Kasi nga, nag-grave kami nito. Ang dami. Sobra. Ayan. Inabot siya ng umaga. Inabot siya ng kinabukasan. Kasi alam nyo bakit? Kasi the more na marami siyang mantika, kasi ito kasi guys, mas maraming mantika, mas masarap, at saka mas magtatagal talaga siya. So, pagka nagluto kayo nito, maraming mantika, maraming kamatis. Ayan. And then, yung tinapa, damihan nyo na din para abot talaga siya ng kinabukasan. So, yung bawang natin guys, kaya nakita nyo may tinanggal ako na bawang, o diba, natapon yung sibuyas ko. Nagtanggal ako ng bawang kasi nga, pang garnish ko yun. Ayan. Pag ako kasi nagluluto, kailangan talaga may kaartihan. Kasi nga, arte ako, di ba? Oh, yun ang. So, ayan, nilagay ko na si sibuyas and then next ko na yung kamatis kasi sayang yung kuryente. Ayan. Tuloy-tuloy lang natin 'yan and then pagkatapos natin ilagay si kamatis, takpan natin and then pagkatapos niyan antayin natin siyang maluto yung kamatis para madali natin siyang madurog. So, yun na nga, tinakpan natin and then ayan na siya. Kailangan durugin natin yung kamatis isa-isa. Kailangan lahat talaga durug na durug siya para yung talagang lalabas lahat ng katas niya kasi mas masarap pag maraming katas. So, yun na nga guys. Ayan. Nakadepende yan sa inyo ha. Kung gusto ninyo yung marami talagang kamatis, mas masarap talaga yun guys. So, ayan. Dinurug ko siya lahat and then dahil nga napansin nyo, ang dami niyang ano, malapot siya, naglagay ako dyan ng tubig. Ayan, i-advance ko na ha. So, ayan, nilagyan ko siya ng tubig guys, and then mix-mix natin. Ayan, diba, nakita nyo, pansin nyo ang lapot niya. Kaya, dinagdagan ko siya ng tubig. And then, pagkatapos niyan, syempre, maglalagay na tayo ng pampalasa. Naglagay lang ako dyan ng konting magic sarap, paminta, and then yung asin. Kasi nga, yung tinapa natin, hindi naman yan masyadong maalat, diba? Dahil hindi yan tuyo. Iba yung tuyo sa tinapa. So, ayan, naglagay ako ng asin kasi nga nagdagdag din tayo ng tubig. Pagkatapos halu-haluin and then takpan. Pagkatapos niyan, tikman na natin kung anong lasa. Okay, so nga pala natin kalimutan. Yung sili nga pala natin kasi nga mas masarap talaga pag ganitong klaseng ulam may hagod sa lalamunan. Ibig sabihin ng hagod sa lalamunan, may anghang. So, huwag kalimutan yung sili guys. Ayan, naglagay lang ako ng isang pirasong siling labuyo dyan dahil nga may bata kami para hindi naman siya masyadong maanghang. Yung katamtamang anghang lang, yung may konting hagod lang siya sa lalamunan pag nilunok mo siya. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo yung menu ko ngayon na shinare sa inyo. Sana isa ito sa magiging menu ninyo bukas. Isa ito sa mapagpipilian ninyo bukas. Ayan. Subukan niyo tong putahin na to guys. Napakasarap talaga nito. Ayan. And then, syempre, nilagay na natin si tinapa. And then, nilagay ko na din yung garnish niya para naman mas kaakit-akit siyang kainin.
Baga, tingin pa lang, matatakam ka na. So, nilagyan ko lang siya na bawang. Ayan, mas maraming bawang, mas masarap. At saka, mas maganda talaga siya sa mata. Baga, mas kaakit-akit siya tingnan pag marami kang ilalagay na. Huwag naman yung sobrang daming ilalagay na garnish. No, yung katamtaman lang. Yung baga, talagang tingnan nyo lang kung maganda ba talaga siya tingnan. So, yun. Nasa sa inyo yan, guys. So, yan lang yung ginagawa ko. Ayan siya, oh, diba? Kita nyo. Naglagay lang ko ng dahon na sibuyas dyan para mas maganda siya. Tingnan talagang kakit-akit siyang kainin. Kumbaga, tingin pa lang, makaakit ka na kainin siya. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo yung menu ni Mommy Angel ngayon na shinare sa inyo. Sana isa ito sa magiging papagpipilian nyo bukas. Ito na lang din ang lutuin ninyo, guys, para matikman naman ng pamilya ninyo. Kumbaga, lagyan ninyo ng twist yung tinapa. Ayan, the best talaga to, guys, promise. So yun lang, guys, sana nagustuhan nyo. Please like, share, and follow me for more tips, for more menu. Ayan, God bless. Mami Angel signing off, bye.